Yung nanay ni Pastor namatay, 90 plus. Ha? 91, no? Okay, 91. Ikaw, Apong Pearl, sila ka na? 78. Apong Malungso? 82. 82. Nang, ilan ka na lang? 62. Matuloy. Mother? 69? Brother Fidel? Malapit lang tayo, brad. Magkasunod lang tayo. Okay? Alam nyo, nabibless ko sa mga ito eh. Bakit? Ang tatandaan niya, pure faithful. Amen? Eh tayo, palakas-lakas ng tuhod natin. Kuminsan, mabukulan ka lang. Hindi ka mapunta ng church. Alam nyo, nakakahiya ho yan. Alam nyo ba yung tatay ko ngayon? Nagba-Bible study pa, 92 ang edad. Yung uncle ko sa Pangbato, 80 plus, 87 ngayon. Ang faithful sa church. Sabi niya, pag ako namatay, si Tuto papalit. Sabi ko, hindi ka pamamatay. Baka mauna pa ako sa iyo eh. Imaginin mo, umakyat kami ng bundok, ako hiniingal siya, hindi. Sabi niya, pagod ka na? Ay, oo. Imaginin niyo yun. Sabi nga ng doktor, nabasa ko, ay, madali lang, i-clarify ko sa inyo, no. Baka makita niyo ang aking online parati bukas. Okay? Talagang sinasadya ko yan bukas. Dahil pag sinara ko, hindi ko na makalimutan. Ay, hindi ko na maisip kung ano yung aking code. Kaya bukas lang yan. Ha? Sabi ng siyante ko, sir, hindi ka na yata natutulog. Bakit? Ba't parang bukas parati yung iyong kwan signal? Hindi. Iniwan ko lang yan bukas. Dahil sa totoo lang, ikapitong account ko na yon. Kaya hindi ko na pwede isasara. Imaginin mo, ang dami ko. Ang dami kong account. Sinusolve ko yung unang 1, 2, 3, 4, 5 na account ko. Hindi ko mabubuksan-buksan. Ay, wag na kayo mapadala sa unang account ko, ha. Yung uling account ko ay yung ika-number 7. Okay. Only one life. Nasaan na ba tayo? Ah, dito na tayo. Hindi naman kayo namadali, di ba? Okay. Salamat, namimiss ko ho yung Taborlupa. Wala po kayo kapatid nung anniversary. Alam nyo, ang saya po namin. Pero kasali po kayo sa kasayahan. Okay? At nais naman po namin dito kayo. Eh, sa mga gawain ko minsan, di maiwasan. Kaya salamat po, at least nandito kayo ngayon. At huwag po tayo madali. Tulungan nyo ako matapos sa maga to. Kasi nanginginig katawan ko, parang ang lagnat ko, hindi palabas eh. Kaya ka, Mr. Juicy kanina, ano ba iniisip mo? Sabi ko, marami. Marami kong iniisip. Okay. 1 Timothy chapter 3 and verse 15. Sandali lang ho tayo. Okay? Alam nyo na ho ito. Ang gwapo ni Pastor, no? Talagang congressman. Okay. Verse 15. Ba, upisan mo nga sa 14. Parang pinuputol tayo eh. Okay, verse 14. Hanggang kwan yan eh. 14. These things write unto thee, hoping to come unto thee shortly. Verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Lord sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan nyo. Salamat Panginoon sa mga bagay na kung saan hindi nyo po kami pinabayaan. Nadalangin ko po Lord yung may karamdaman right now. Alam ko po Lord, si Gila ay may sakit. Itas nyo po siya ng banal na Espiritu, Panginoon, kagalingan, pagalumi po sa kanya. Yung mga iba, Lord, na hindi ko po alam na may karamdaman right now, Lord, ay kayo po bahala magbigay ng lunas sa kanilang karamdaman, Panginoon. Yung mga nandito, Lord, may mga sakit espiritual. Nadalayan ko po, Lord, na gapusin yung Diablo. At huwag niyo pong hayaan ang Diablo, Lord, na isa sa amin isirain sa linggong ito. Nadalayan ko rin, Lord, yung mga mahal namin sa buhay na malalayo sa amin. Kayo pong patuloy magabay at magingat sa kanila. At sa umagang ito, Panginoon, na kami uwi, nadala po namin ang nais pong paabot sa amin sa umagang ito. Tinataas po namin kayo, Lord. Pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kayong lahat nag-render po ng mga bagay dito sa Panginoon, ipagpatuloy nyo lang ho yan. Ang Diyos ho natin ay hindi natutulog. Alam nyo ho lahat yan. Alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa ng bawat sa atin. Ang Diyos ay nakatingin sa puso, hindi sa panlabas. Okay? Kahit na maganda ng damit mo dyan, kung ang isip mo wala sa gawain ng Panginoon, useless ho yan. Okay? Kahit na mayaman ka sa mundo ito, sayo na yung lahat. Okay? Wala ka sa Panginoon, sayang yung buhay. Kaya sabi ng Amitin, only one life, isa lang ang buhay na binigay ng Diyos. At ang buhay na yan ay isuko mo sa Panginoon. Ang sabi nga namin sa iyo natin kagabi, ni acronym niya yung man of God. Ang pastor ho natin ay hindi ordinary yung tao. Tao na pinili ng Diyos, binago ng Diyos yung buhay. Parang sabi pa nila, ba't maniwala ako sa Bible? Sulat lang ng tao yan. Sinong tao yung sumulat ng Bible? Taong pinili ng Diyos, yung taong maayos yung buhay. Okay? Hindi ordinaryo. Kaya sabi niya doon, nandoon yung pastor, nandoon, nandyan po yung pastor natin na nag, ano nga number one? Yan. Nandyan yung pastor na minumonitor ka. Alam niyo ba yung isang katuwaan sa buhay ng pastor ay pag nakita ka na pag sandi, nandyan ka nakaupo? Oo. Subukan niyo, magulang kayo. Pag wala yung anak niyo sa loob ng tahanan, matutuwa ka? Hindi ah. Ako madili lang si Popoy. Nako. Naka-open pa naman yung aking kwan? Yung aking, ano tawag nun? Facebook ba yun? O Messenger? Pareho lang yan. Naka-open. Binabantayan ko yan, inaalam ko ano mga status pumapasok, ano status mo. Kaso may sikreto yata eh. Hindi ko pa kabisado yan. Sabi ko, pag na-master ko ng lahat to, mayayari ito sa akin lahat ng tao na to eh. Alam nyo, minumonitor ko yan. Inaalam ko kung saan sa banda, kung nasa daan na o nadoon pa. Siyempre, magulang ka eh. Bakit? Ayaw mo mapahamak yung anak mo. Amen? The same din yung pastor natin. Nandyan yan. Minumonitor yung bawat member. Inaalam, status ng buhay. Ano kayo, ba't wala kayo sa kapatid noong Sunday? Ano nangyari? Pakialam mo nga. Ano nga yung pangalawa? Assist. Okay? Parang basketball ba? Parang, okay. Ina-assist. Hindi ba may problema kayo? Pupunta kay pastor. Pastor, pag-pray nyo po ako. O sige kapatid. Okay, huwag ka mga lala. Kasama mo ako. Assist ka. Okay? Ang hirap na kalagayan ng pastor kung tutuusin nyo. Bakit? Eh tayo, dami natin siya. Nag-iisa siya. Pasalamat kayo. Hindi ako si pastor. Ako makalimutin ako. Ay, dali lang pala. Yung prayer request ko po pala, sino may hawak? Kasi yung prayer, okay, Ma'am Castro ha, tatandaan kita, nandyan sa'yo. Ang prayer request ko ho ay isang buwan na hindi bumalik sa akin. Sabi ko na wala na yata, pero salamat, nandyan. Okay? Ang hawak ko ngayon kay Jana, 3 weeks na sa akin. Kasi hindi ako nakakasali sa palit-palit eh. Pero mamaya ipapalit ko sa inyo. Okay? Salamat sa inyong patuloy na panalangin sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Diyos. Saan ako huminto kanina? Okay, A, assist. Ano yung N? Nurture. Kaya nandyan, yung pastor pag Sunday nagtuturo, ay ang trabaho niya to preach the word of God. Okay? Tinuturo yung tama. Kung minsan, maramdaman mo, pag solo ka ng church, maramdaman mo, bakit ganyan yung preaching ni pastor, ba't parang pinapatamaan ako? Kapatid, makinig po kayo ng mayos. Pag kayo tinatamaan ng word of God, dapat kayo magpasalamat. Bakit? Tinatablan ka pa. Yung masaklap, ha? Kahit sino na lang nagtuturo ng word of God, hindi ka tinatablan, masaklap ho yan. I-check mo sarili mo. Baka wala ka sa right track. Baka nandun ka sa wrong track. Dahil lang, may kwento muna ako sa inyo. Iba ito nihintay nilang kwento eh. Isang araw, wala po sa Bible to. Okay? Ito, kwento lang. Wala sa Bible. Sinundo ni kamatayan si Pedro. Nung pagdating ni kamatayan kay Pedro, "Oy, Peter," sabi niya, "kunin na kita. Di ba, one life, only one life. Kunin na kita ngayon." Sabi ni Peter, "Ay, hindi pa pwede. Hindi pa tapos yung papel ko sa mundong ito. Hindi pa pwede." Eh, sabi ni kamatayan, "Hindi rin pwede. Ngayon talagang oras mo."
So sa sobrang pilitan nila, sabi ni Pedro, kung ganun ang kalooban mo, susunod ako sa iyo. Pero pwede ba mag-request ng isang request? Ano yan? Gusto mo pagtimpla mo na kita ng kape? Sige. Nagtimpla ng kape. Sa madaling istorya, nung uminom si Mr. Kamatayan ng kape, nakatulog. Sabi ni Pedro, pagkakataon ko na to. Ang ginawa ni Pedro, kasi sabi ni Kamatayan, ikaw kasi number one sa listahan ko eh. Ginawa ni Pedro, binuraan niya yung pangalan sa number one. Nilagay siya sa number ten. Oh, tawa-tawa si Pedro. Ah, talaga. Naisahan ko to. Pagkagising ni Kamatayan, okay Pedro, congratulations. Dahil sa magandang ginawa mo sa buhay ko, Pedro, pinatulog mo ako, ha? Natuwang-tuwa ako sa iyo, ito na lang gagawin natin. Babaliktarin natin yung number 10, yan ang unahin ko. Bahala kayo sa buhay niyo kung hindi naintindihan. Ha? Hindi ko na uulitin. Ha? Sorry na lang. Kasi, minsan lang yan eh. Nakuha niyo? Alam niyo, ha? Hindi niyo kayang dugasin ang Diyos. Amen? Sasabihin mo, gagawa ka ng paraan para, ba? Ay, hindi pwede. Pag tinagda ka na talaga. Yan po, wala po sa Bible yan, kwento lang ho yan. Pero may katotohanan yan. Yung ibig sabihin, ha? Maging honest ka. Huwag mong lukuhin. Okay? Alam nyo, sabi ko sa inyo, ang Diyos hindi natutulog. Kala ni Pedro, tulog-tulog lang. Kaya, yung kwento na yan, ang binto lang yan. Pero may katotohanan. Ang sabi ho dito sa verse na binasa natin, but if I tarry long, sabi ni Apostle Paul, ito ay si Apostle Paul ay umaasa na makita niya si Timothy na faithful, na naglilingkod sa gawa sa Panginoon. Yan ang pangarap na ating pastor, na matagpuan na ating pastor, na ang bawat isa sa atin ay patuloy na naglilingkod at sumusuporta sa gawain ng Diyos. Amen? Ganun lang ho yan. Pero alam nyo, ako, pinagmalaki ko kayo eh. Bakit? Although konti lang ho tayo, marami yung church dyan na naami sa atin. Although konti lang ho tayo, pero yung nagagawa ho natin, by the grace of God, matindi ho. Kaya pinagmamalaki ko ho kayo. Kung wala man nag-upload sa inyo, lunukin nyo na lang. Nandyan yung Diyos. Alam ng Panginoon yan. Okay? Sabi na Apostle Paul, ako ay umaasa na makita ko si Timothy. If I tarry long that thou mayest know how to ought to behave thyself in the house of God. Kaya nga pumunta ka sa church eh. To ano? Para magbagong buhay mo. Alam nyo, kaninang umaga, papunta akong kaluluan, sinundo ako si Tercel. Nakita ko yung aking bayaw. Ang ganda ng postura niya. Noong nasalubong ko, sabi ko, oh, okay ah, saan ka punta? Pinasyalan kita sa bahay mo, wala ka. Kuya, sinsya na ha, sabi niya, hindi ko kasi alam, magsusundo ka. Magsisimba ako. Alam nyo, so sa salita niya lang na magsisimba siya, tuwang-tuwa ako sa sarili ko. Bakit? Tayo may puhunan doon eh. Pero ang importante, nakita ko, pumunta ng church ng simba. Yan ang kagandahan. Kung kayo may binahagian na tao ng salita ng Panginoon, hindi mo dadala sa church nito, nagsisimba sa ibang church, okay lang, pasalamatan pa rin. At least nagsisimba. Okay? Ang masaklap lang, tumanda ang pagkakristyano mo, wala ka nadala sa Panginoon. Okay, tuloy. Behave ourselves in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Ano yung pinapakita ng verse na ito? Ha? Ayon po sa verse na ito, tinuturuan lang ho tayo na maging, ano ba yung behave king kapangpangan? Ha? Behave mo rin eh. English yun eh. Ha? Matunod? Ganyan ba sinasabi mo sa anak mo sa bahay nyo? Matunod ka, anak? Magdatun ka? Yung magdatun kasi sa Bisaya, manatili sa bahay. Ah, sige, bahala na kayo. Okay. Sabi niya Apostle Paul, sabi niya, makiramdam kayo. Ha? Makiramdam kayo, masalisi. Dahil yung instruction ay mahalaga sa buhay natin. Amen o ba? Mahalaga yung instruction. Kaya pag hindi kayo nagbabasa, mapapahamak kayo. In this verse, sabi niya, we are told to behave ourselves
in the house of God. Kinuturuan lang tayo maging behave sa bahay ng Diyos. Okay? Doon. Okay? Ano pa? Ang ibig sabihin, to conduct ourselves in a proper manner. Alam niyo sa panahon natin ngayon, maraming kabataan, wala nang manners. Totoo hindi? Si Madam, principal si Madam to, alam niya yan. Sino yung mga teacher dito? Alam mo nila yun. Kahit hindi ka teacher, makikita mo eh. Alam niyo, na-touch ako sa bata eh. Mayroong bata akong na-touch sa Tarlac eh. Yung bata, kung kayo madalas sa Tarlac pumupunta, ako nakita ko na ito eh. Doon yan namamalagi doon sa McDo na malapit sa TSU. Alam yung bata na yon? Paparangalan siya bukas ni Mayor Angeles. Bakit? Itong batang ito, nagtitinda ng sampagita lang. Nagtatapak lang yun. Walang chinilas yan doon. Makikita mo, maliit. Maliit lang na bata, gusgusin. Nakapulot siya ng wallet ng isang taong sikat sa Tarlac. Ang ginawa niya? Binalik niya yung wallet. Alam niyo yung bata ngayon? Marami nag-a-upload sa bata ngayon sa kunting bagay na ginawa niya. Pero yan ang malungkot niya eh. Sa panahon natin ngayon, maraming batang walang disiplina sa buhay. Totoo yan. Alam niyo, ako nalulungkot kasi magulang din ako eh. Imaginin mo, hindi mo alam nung siya'y maliit pa, hindi mo alam kung paano mo asikasuhin. Parang ganyan bata ba? Kunting iyak lang, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos pag lumaki ko minsan, kunting salita mo lang, magagalit sa'yo. Sabi nga ng isang magulang eh, walang makatak na nanay kung walang kasaway na anak. Nakukumpirme kayo doon? Ako, naniniwala ako doon. Hindi kakatak yung nanay kung walang batang napapakatak. Kakain na lang, limang bisis mo sabihin, mga anak-anak. Nakakalungkot naman, nung kakain na lang, sabihan mo pa. Ito pa masaklap. Pag pinagsabihan mo, siya pa may karapatan magalit sa'yo. Alam nyo, hindi ko to, mga kabataan, hindi ko kayo tinitira, ha? Totoo ito eh. Mayroon po nag-add sa akin sa, sa messenger. Kilala nyo to. Sikat yung pastor na to eh. Baka pinapanood pa ko ngayon eh. Sabi niya doon sa message sa akin, alam mo, sabi niya, pasalamat ako sa iyo. Baka, tuwang-tuwa ako, pasalamat daw sa akin. Dahil tinuruan mo yung anak ko na maging pasaway. Yun pala, binasa kong gana tapos. Hindi pala ako tinutukoy niya. Pasalamat ako sa iyo, dahil sa iyo, sabi niya, tinuruan mo yung anak ko magsinungaling, magmura, hindi kumakain sa tamang oras, lalo na naging sakit ng ulo ko. Sino yun? Yung palang tinutukoy niya, ML. Alam yung ML? Sino ka alam ng ML? Ha? Sinungaling kayo, hindi niyo alam? Alam, yung mga matatanda, hindi nila alam to. Brad, alam mo ML, Brad? Ako, Brad, ngayon ko lang nalaman yun eh. Alam mo ibig sabihin ML, Brad? Mobile game. Ano? Oh, kita mo, alam nila oh. Ang ibig sabihin, Mobile Legend. Makinig kayo. Isa sa young people ng kuya ko kahit naririnig nila. Naka-on ba yan? Okay. Kahit nakikita nila. Isa sa young people doon, ang seminaryan pa, nag-graduate seminaryan, nagpuyat dahil sa ML na yan. Yun ang kanyang kinamatay. Naalala balitaan no last month na kinikwento ko sa inyo? Sino ba nakwentuhan ko dito? Young people na namatay? Na-aksidente sa daan dahil sa ML. Gusto nyo yan? Gayahin nyo. Nagpuyat. Namamadali dahil security sa school. Eh di ano nangyari? Inuwi sa Mindanao, patay. Tapos sisihin ngayon yung pastor, sabihin, bakit? Pag na-disgrasya kayo dahil sa ML, huwag nyo sisihin, pastor. Brad, masaya ML? Hindi. Hindi masaya eh. Tandaan nyo, hindi ako nagagalit sa inyo. Nagagalit ako doon sa ML.
ML na yan. Hindi yan marunong magsaing eh. Okay, alis tayo doon. Ang ibig sabihin ng verse na ito, ha? Dapat makaroon tayo ng tamang ugali, tamang manners pagdating sa bahay ng Diyos. Ang masaklap ganito sa loob ka ng church, nag-EML ka. Yan ho yung mabigat. Akala mo hindi nakikita ng Diyos yan? Alam ng Diyos yan. Ba't pumunta ka ba ng church, mag-EML ka lang pala? Punta ka ng church, mag-Facebook ka? May signal dito eh. Kumisan maganda rin pakinggan ganyan kumisan eh, pero kumisan, ang mga bagay kumisan, hindi nilalagay sa tama. Malungkot. Teacher ka, tapos estudyante mo, nag-EML, matutuwa ka? Ako, hindi ko pwede uubra sa akin yan. Apostle Paul described in 1 Corinthians chapter 14 and verse 40. Ano sabi? Let all things be done decently and in order. Ayaw minsan, pag pasaway ka, hindi ka nakikinig, madadamay ang tao nakikinig. Ganda ng kanyang concentration nakikinig, tapos ikaw, ang ingay mo sa upuan, ah, kung anong ginagawa-gawa mo, hindi ka nakikinig, madadamay siya. Alam niyo isang araw nung niluluko ni Satanas Jesus Christ, anong word na sinabi niya? Get thee hence, Satan. Pag may nanluluko sa'yo, nanggugulo sa katabihan mo, sabihin mo, get thee hence. Hindi Satan sabihin mo. Sabihin mo pangalan niya, get thee hence, friend. Ayaw ko madamay. Alam niyo, ako natutuwa eh. Madala ako isa kong avid fan ni Pastor Bataguas eh. Pinapanood ko yung kanilang preaching ba? Imagine yung may isang leader si Pastor Bataguas habang nasa isang leader, habang gumaganon yung isang leader niya, siyang kumakanta doon sa habang sa kanya. Parang yung susungli parang nagbibit pa, pero siya yung parang isang leader na nangkakanta. At least, kahit ganun, natuturuan at sinasasana yung tao, di ba? Na ang busy nila, pero kumisan makita mo, lima sila ang siservice, ang tuwa-tuwa na, ang saya-saya nila. Tayo puno tayo dito, kumisan nakaservice na, tapos mangot na. Di ba? Parang insulto yun eh. Sila napunti, natutuwa mag-service. Tayo kumisan, ang dami-dami na, tapos ikaw nakas mangot. Parang imposible naman, parang hindi maganda tingnan. Okay. Sabi niya, in 1 Corinthians 14 verse 40, sabi niya, let all things be done decently and in order. Kaya, binigyan ka ng Diyos ng buhay, ang pinaka-reason doon, para ipaglingkod mo sa Panginoon. Ganun lang. Hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay para gamitin mo sa mundong ito. Wala. Sabi nga eh, lahat tayo dito, sabi nga awitin, lahat ay lilipas. Okay? Pansamantala lang tayo sa mundong ito. Yung upuan na yan, iiwan yan. Kaya huwag siya habang idikit yung damdamin niyo sa upuan na yan. Ay, nagbigay ako dyan eh. Iiwan mo yan. Ha? Importante yung paglilingkod mo sa yan. Nakakredit sa Diyos yan. Okay? Tuloy. Ano pa? Ayon na naman sa verse na yan, bilang isang mananampalataya, bilang isang alagad ng Diyos, pag ikaw pumunta sa bahay ng Diyos, be prepared and worship and learn para sa katututo ng buhay mo. Nandiyan yan, papa, hindi mo nakukopya dyan? Papalabas yung nga. Wala dyan? We need to behave not only in the church, makinig mayos, but also outside the church. Akala mo sa loob sa church lang mag-behave? Sa labas, hindi? Ay, di ko pwede yan. Pakita mo yung si Kristo nandyan sa'yo. Baka sa loob ng church, si Kristo nandyan sa'yo. Pag sa labas ka, si Antichrist na sa'yo. Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo lukuhin ng Diyos eh. Parang kwento ko ba kanina? Ginawa ni Pedro, pinatulog niya si kamatayan. Dahil sa sobrang tuwan-tuwan ng kamatayan, nakatulog siya, nakainom ng kape. Ha? Sabi Pedro, okay. Ginawa niya, number one pangalan niya, nilagay niya sa number 10. Ay dahil, pagkagising na kamatayan, sabi ko, ay natutuwa ako sa iyo dahil napakabait mo. Okay, ito na lang gawin natin. Credit para sa iyo.
Ha? Balik na rin akin. Number 10, yan ang unang kukunin. Eh, yung pangalan ni Pedro. Yari siya. Gumawa siya ng kalukuhan. Yung palang ginawa niya, bumalik pa rin sa kanya. At tandaan nyo, kung ano binato mo, yan babalik sa'yo. Alam nyo, nakakatawang kwento yan eh. Pero may katotohanan yan. Magtanim ka ng sama ng loob sa kapatid mo, aanin mo rin yan. Hindi bali, nag-aani ka, basta maganda. Huwag lang yung pangit. We need to behave not only in the church but also outside the church. In Matthew chapter 5 verse 16, napakadaling verse yan. Ano sabi niya? Let 5:16 Matthew. Oh, to. Let your light so shine before men. Hindi niyo ba alam na ilaw tayo sa mundong ito? Sa palagay niyo, example na lang yung kayo dyan sa looban, kung hindi kayo maayos, madala niyo sila? Hindi. Kung sa palagay niyo, si pastor hindi nag-ayos ng buhay niya, nabadala ba tayo dito? Hindi. Kaya nang sinasabi ng Bible na sa lahat ng mga palatay, sabi niya, ha? Siguraduhin niyo na maayos ang buhay niyo sa harapan ng tao. Dahil pag matino ka, maayos ang buhay mo, kahit di ka magsalita, susunod yan. That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Hindi lang gumagawa ng kwan, dahil papakita mo sa ano. Gumagawa ka ng tama para sa Diyos. Our testimony should be good, that people around us will not be offended. Mahalaga o yan. Kaya yan yung tinuturo nating pastor na dapat maging matapat tayo, sumunod tayo kung anong sinasabi. Yan ang nais ni Apostle Paul eh. Kaya gusto ni Apostle Paul matagpuan si Timothy na faithful sa gawain ng Diyos. Ayaw ng isang leader na matagpuan niya yung kanyang tauhan na pabanjing-banjing. Bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang member sa church na ito, a good member, yan pamagat, will respect his spiritual authority. Biblical yan. Sa paanong paraan? Paanong paraan na sinasabi mo ni respeto mo yung man of God? Yan number one, pasinag mo. Nasulat mo number one? Di pa? Ito number one. Remember them in prayer and help when they are in need. Alalahanin mo sila sa panalangin. Nag-iisa lang ang pastor mo ah. Kabisado ang pangalan niya. Okay? Lord, pinapag-pray ko ang pastor ko na lalo siyang gagamitin niyo, Panginoon. Remember them in prayer and help when they are in need. Yan lang o yan. Mayroon ba tayong verse? Mayroon tayo. Hebrews chapter 13 and verse 7. Alam nyo, marami na kayo narinig tungkol sa kwan eh. Tungkol sa pastor eh. Remember them which have the rule over you. Nasabi kagabi to. Who have spoken unto you the word of God. Yan na naman tinuturo sa atin eh. Ano pa? Whose faith follow. Dapat sinusunod natin yung tama. Considering the end of their conversation. Yan lang ho yung magawa natin para sa pastor natin. Alalahanin siya. Okay? Parati. Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Alam nyo, noong last week, magandang kwento eh. Hinatay ko si Pastor Cordero sa airport. Okay? Pag-alis niya. Pag-alis ko, ha? Pa-take off ng aeroplano, tumawag yung San Jose. Hindi ka pwede matuloy. Sabi nyo si piloto, bumalik ka. Hindi ka pwede. Eh di bumalik siya, iniwan ko sa airport. Mamaya-maya, paglabas ko, nakita ko palabas siya rin sa padating. Ba, ang bilis ng Bisaya, dito ka na. Ay, hindi kami natuloy kasi hindi makadapo. Sabi niya, hindi makalanding yung aeroplano. Puno na naman ng tubig yung daan. Oh. Eh natay ko nung Thursday. Aba si Pastor Cordero. Isang oras lang balitan ko, nandun na sa San Jose.
Si pastor tumawag. Ah, on the way kami papuntang Manila. Ano? Bakit? Yung kanyang eroplano na sasakyan, ginagawa. Hindi pwede. Ano ba yan? Alam nyo kung minsan kasi, pag ikaw kasi gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon kung minsan, ah, maraming hadlang ginagawa ang demonyo para hindi matuloy. Amen? Maraming hadlang. Gagawa at gagawa siya ng paraan para yung concentration mo sa Panginoon masisira. Eh kung mahina-hina ka na, sabihin, balik na lang tayo. Eh sayang naman. Nandun ka na, babalik ka pa. Okay? Yun ang una. Alalahanin mo siya sa panalangin. Ha? Tulungan natin pag siya'y nangailangan. Oh, need. Number two. Alam niyo na to. Obey and submit to them. 13 verse 12. Ano sabi niya? Hebrews pa rin yan. Wherefore, Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without... Ay, mali, mali. Ano pa? Mali yata yung aking... Okay, ito na lang. Pangalawa, sumunod ka at magpasakop sa leader mo. Huwag mo siyang pangunahan. Alam nyo ba itong maraming nangyari na sa maraming church sa ibang sa lugar natin? Ibang lugar? Nag-aral lang ng seminary itong pinaaral ng pastor. Nung pagbalik niya sa church, mas marunong pa sa pastor. Nandun yung obedience? Wala. Nandun yung submission? Nandun? Wala din ho. Kumisan mag-isip ka eh. Mabuti pa, hindi ko lang pinaaral to eh. Bakit? Kung saan natuto, nagkaroon ng sungay. Sana hindi tayo ganun. Sa totoo lang, marami na ako nakitang ganyan. Nasaan sila ngayon? Wala sa gawain. Matatalino yan. Yan number two. Obey and submit. Mali yung pa na yan, ha? Mali yung verse na yan, ha? Ha? 13:17? O, palitan yung 17. Ito number 3. Hindi mo lang silang alalahanin, hindi mo lang sila magpasakop, kundi sabi niya number 3, tratuhin mo silang mataas. Treat them very highly. Kaya yung pastor ko minsan, akala nyo ba, ang trabaho niya hindi obiro. Although sa panahon ng Diyos, pantay-pantay tayo. Pero bilang isang, parang ginagawa ko, paano mo ginagawa sa magulang mo, disimdis kanila. Yung ikaw, may magulang ka, tinatrato mo nung tama, disimdis pastor. Bakit? Kalooban ng Diyos yun eh. Okay? First team, Thessalonians 5, verse 12. Ang sabi? Chapter 5, verse 12. Lapa. Pasensyahin nyo na, ha? Nata-traffic yung ating kwan. Signal. And we beseech you, sabi niya, brethren, to know them which live or among you. Ah, and are over you in the Lord and admonish you. Yan trabaho nila. Verse 13. And to esteem them very highly in love. Ganun na lang nga yung pagkakatrabaho natin, pagkagawa natin. Diba? Dahil mahal natin yung pastor natin. Alam nyo, pang mayroon kayong ginawa kay pastor, kahit hindi alam ng kapitbahay mo, hindi alam ng katabi mo sa upuan, basta ginawa mong tama, pala ng Diyos nun. Okay? Huwag kang magbigay o huwag kang gumawa kay pastor dahil pinapakita mo o pinagmamalaki mo. Mali ho yan. To esteem them very highly in love for their work's sake, dahil sa kanilang ginawa, dahil kung wala si pastor na nagpagod at naghirap para sa'yo, wala ka dyan. Kaya dapat maintindihan nyo to.
parang balik na lang tayo sa magulang. Ha? Kung walang magulang na nag-antos sa'yo, na nagsakripisyo sa'yo, na naghirap sa'yo bilang anak, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Dapat naintindihan nyo yan. Alam nyo, ako tuwang-tuwa ako eh. Sabi nga na uncle ko sa pangbato eh, dapat ka lang matuwa. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman, nakakabusog naman sa puso. Na hindi ko expect. Imagine si Sila. Sino Sila dito dati? Pero ngayon, bigat ng responsibilidad hawak niya. Sabi ko, nakakasakit pa ba si Sila dyan? Hindi, sir. Sabi ni David. Ah, may virus talaga dito. May virus. Bakit? Bakit ako natutuwa? Nakikita ko yung anak ko na naglilingkod sa Panginoon, faithful. Alam nyo kayo mga kabataan, pag wala kayo sa gawain, nagdudurugo ang puso ng mga magulang nyo. Malungkot, pinapag-pray ka ng nanay mo, maging faithful ka, tapos ikaw hindi ka faithful. Parang ginagawa mo, Diyos walang kwenta. Yan ang sinasabi ni Popoy kagabi. Nasabi niya, nandyan yung pastor na ano nga number one? Nagmo-monitor sa'yo. Nandyan yung pastor na nag-assist sa'yo. Nandyan yung pastor na nag-no-nurture sa'yo. Pero ang desisyon, pag-ayos ng buhay mo, sa'yo pa rin. Dahil kahit kaano ka panalangin ng pastor mo, kung hindi ka nagkikinig, walang mangyari. Yung mga magulang nyo, nagdudurugo yung puso ko minsan, pinapag-pray ka na maging maayos buhay mo, tapos ikaw pasaway ka dahil hindi ka nakita ang magulang mo. Nakakahiya ka naman. Sabi ko kay Popoy, tandaan mo, 150 a day ka ha. Mahirap hanapin 150 a day. Hindi ko makita sa kantin yung 150 a day na yan. Kaayusin pag-aral mo. Ako, ganun na lang ako kabagsik. Alam mo bakit? Hindi ko naranasan nung ako nag-aaral yan eh. Eh kami, baon namin nun, 50 centavos. Apat pa kami naghahati. Sabi ng panganay, dahil ikaw bunso, 5 centavos sa'yo. Pambihira naman, 5 centavos. Ano maka? Pero, alam mo naman nun, sa panahon naman namin nun, ha? Alam yung bandi naman eh. 25 centavos kasi laki na nito eh. Eh busog ka na nun. Ngayon wala ka na mabili nun. Sabi ng bata, pambira, 5 centavos ngayon, hindi na pinapansin. Noon lang yan. Pero ang pinapakita ko lang, ganito lang. Hindi mahirap hanapin yung ginagastos ng mga magulang nyo sa inyo. Tapos kayo, pag sumagot kayo sa mga magulang nyo, akala nyo kayong hinda. Nakakahiya. Mayroong amen ba naman dyan? Amen. Huwag kayo matulog. Totoo yan. Tapos, ganun na lang yung bagsik mo. Birthday mo, ma, bagong cellphone. Tindi mo naman, hindi ka na si cellphone magulang mo, ikaw ba? Okay lang sana kung may pambili kayo kung wala. Akala mo, ang galing-galing mo mag-required sa magulang mo. Pero yung mga bagay na ginagawa mo sa magulang mo, ah, yung pagtrato sa magulang mo, hindi tama. Mali mo yan. Malungkot. Kung minsan, hindi na nga kumakain magulang mo para may pambaon ka lang eh. Tapos, hindi mo inaayos pag-aaral mo. Pero doon sa mga nag-aayos ng pag-aaral, ha, kinukongrats ko naman kayo. Pinapasabi ko lang yan doon sa mga hindi nag-aaral mayos. Bakit? Sayang. Sayang. Hindi, mama, no? Hindi ba totoo? Sabi ng lolo ko, nung unang panahon daw, yung mga tao, pag umabot ng grade 7, pwede na raw mag-teacher. Pwede na magturo. Eh ngayong grade 7, kumisan pa marunong mapasa eh. Oo. Alam yung ML, pero papasahin, hindi alam. Grabe. Malungkot. Okay. Itong trabaho ng God member, ha? Alalahanin mo si pastor sa panalangin. Number 2, obey and submit to them. Number 3, treat them very highly. Tratuhin mo siyang mataas. Maliban sa Diyos, ha? Pastor, santi tayo eh.
Siguro darating si artista dyan o si artista darating sa bahay mo, hindi mo alam kung anong posisyon gagawin mo eh. Number four. Give them or give the double honor. Bakit? Ang diablo kasi doble mo parusa yan eh. Alam niyo ba kung mabigat yung tukso ng diablo sa inyo, mas mabigat sa pamilya ng pastor? Matindi. Pag yung member nagkamali, parang normal lang. Pag pamilya ng pastor magkamali, big issues. Hirap niyan. Kung wari kami sa pamilya namin, dalawa anak ko, ang tira ng diablo doon, parang apat. Bakit? Naglilid ka sa pamilya, pamililipat sa pamilya ka eh. Kaya bigat. Ganyan sabi nga uncle ko sa pambato eh, napakahirap magturo pag sa pamilya mo mismo, nandun yung liko. Mahirap. Tingnan nyo yung priest si Eli sa Bible. Instead sumuporta yung mga anak doon sa tatay, ano ginawa nila? Nagauna sila doon sa kabarromaldomal na magagawain. Sila nang una ng mga kabarastugan. Ano nangyari? Kumuha ba ang Diyos doon sa pamilya ni Eli? Hindi. Saan siya kumuha? Sino yung kinuha ng Diyos kapalit kay Eli? Ha? Hindi si Samuel na yan. Ha? Mayroong mga magulang na binigay nila ang kanilang anak doon sa church, sa simbahan. Yan ang ginamit ng Diyos kapalit doon sa priest. Bakit? Walang mapakinabangan sa anak ng pastor eh. Kaya ganun na lang ako, kung minsan kasakit yung pakiramdam ko, kung minsan mabalitaan ko anak ng pastor na wala sa gawain, masakit sa pakiramdam ko. Bakit? Anak ako ng pastor eh. Kaya malungkot. Nasa Levi's family ka, naging isa ka, naging hindrance ka sa gawain, malungkot ko yan. Kaya ganun na lang yung pag-ingat ko minsan. Okay? Oh, bilang mabuting alagad o mabuting member sa church na ito, itong dapat gawin natin. Para maiwasan o para makatulong man tayo sa ating pastor, huwag mo siyang kalimutan sa panalangin. Sumunod ka at magpasakop ka sa kanya. Pangatlo, tratuhin mo siyang very highly. Ang pangapat, give the double honor. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 7. Anong sabi? 5:7. For thee that sleeps, ano ba yan? Ba't mali naman yan man? Sorry ha. 1 Timothy pala, chapter 5, verse 7. 17. Alam niyo, problema talaga kung minsan itong malabo ng mata ko eh. Hindi ito salamin ko kasi. Sinsa na kayo ha. Let the elders that rule well counted worthy of double honor. Alam niyo, araw-araw naman natin binabasa ito eh. Ito, hindi ko tinuturo sa inyo na tinutulik sa ano, no. Sinasabi ko ito sa inyo, pinapaalala sa bawat isa sa atin, kasangkot po ako dito. Kasama ho ako dito. Ang gawin natin, sabi niya, yung mga leader mo, yung mga nakakataas sa iyo, kasama magulang niya, sabi niya, will be counted worthy of double honor. Alam niyo, may kasabihan, pag ikaw pala, inalagaan mo yung mahal mo sa buhay, nagawa ka ng magandang bagay sa kanila, babalikan ka ng Panginoon ng pagpapala. Halimbawa, magulang mo, ikaw nag-asikaso, hindi mo pinabayaan, minahal mo na gusto magulang mo, gagantihan ka ng Diyos ng tama. Pero pag bastos ka sa magulang mo, aanihin paging bastos mo. Di same din si pastor. Pag gumawa ka ng tama sa leader mo, sa man o God, ang Diyos bahala magganti sa'yo. Pero tamang pagganti, hindi mali. Tama. Ano gusto nyo? Nasa sa'yo ang desisyon. Hindi umakita sa labas ng desisyon. Especially, the whole labor in the word of God, in the word and doctrine. Yan nagtuturo ng word of God. Pastor ho yan. Kaya alam nyo, pasalamat ako sa inyo, dahil
Alam nyo, mahirap na mention ito eh. Ang pagmamahal nyo sa pastor natin ay tama lang. Amen? Hindi man ho kayo mabalikan, pastor, sabihin, isa-isahin kayo, salamat, Brad. Tandaan mo, ang Diyos hindi natutulog sa ginagawa nyo. Bakit? Parang kwan lang yun, vice versa lang yun eh. Anong ginawa sa'yo, gumawa ka rin, ganun lang ho yan. Last, uwi na tayo. Ito matindi. Mabigat ito. Pinakahuli. Will never rebel against God's anointed. Ano sa Tagalog yan? Huwag ka mag-rebelde laban sa man of God. Bakit po? Marami na ako nakitang tao na nag-rebelde sa pastor nila. Kinulam sila. Mayroong isang tao, kung anong kamay niya ginamit tinuro-turo yung pastor niya, yun din ang kamay na nadisgrasya sa kanya. Nakuha niyo ibig sabihin? Mahirap. Huwag niyong i-touch yung office of the pastor. Bakit? Mabigat yan. Kaya kayo may mga anak na pastor, mapalad kayo. Bakit? Sino ba mag-isip na si Raimundo maging pastor? Wala. Eh noon pa lang, unang tingin ko ay Pastor Ray. Hudlum eh. Ikaw, mother, nag-isip ka bang mag-pastor si Pastor Ray? Eh, star, apong klaring. Iniisip mo ba si Pastor Ray mag-pastor? Hindi, di ba? Kilala mo sa dati. Ikaw, Starnet, alam mo mo pa pastor si Pastor Ray? Hindi, no? Star Jose, barkada mo yan. Iniisip mo mag-pastor yan? Hindi. Pero ang Diyos gumawa sa buhay, naging pastor. Amen? Si apong persena ito, iniisip mo maging baptisto? Ay, hindi. Alam nyo, nung bago-bago pa na ako dito, nagwawala sa akong pulsa tindahan niya. Sabi niya kay Ray, nagsimba ka na kagabi, nagsimba ka na naman ngayon, sisimba ka na naman, nanong gagawan mo kaning kibartis? Muli ka kini. Aba, di ako parating pa, bibili pa na magmantika. Bapalik na lang ako. Eh, may tindahan sa harap nila. Doon ako bumili. Nahiya ko sa niya eh. Tingnan mo, sino naglalight-light ang church? Eh, yan o. Faithful. Tandaan nyo, ha? Huwag niyong light-lightin ang church, baka sumpa ka pang yun, hindi ka naalis dito. Yan ang magandang sumpa. Di ba? Hindi, ibig sabihin, ha? Alam nyo, si Pastor Arnel, maniwala ka bang bini pastor yan? Hindi. Anong trabaho dati yan? Nagpamantay lang ng kalabaw? Hindi nagsasalita yan. Kung hindi mo kalabitin, hindi nagsasalita. Pero pastor ngayon, ang ganda na gawain. Si Pastor Cordero, nung preacher natin, kailan niya yan? Sunday ba o last Sunday? Ano Sunday? Ako ang wala. Akong wala sarili. Yung preacher natin noong Sunday, dating drug addict yun. Binago ng Diyos ang buhay. Makita nyo? Pasaway, sakit ng ulo ng nanay niya. Imagine, pag uwi sa bahay yan, sisipain niya nanay niya, lilipat nanay niya. Pag pumunta ang church, pula mata niya yung pambihira yung bahay nila, parang bahay kubo, kahit munti. Pag sinipaan na nanay niya, sira yung pinto, wiwildingin pinto. Wilder yan eh. Dalawang pambot, anong sa Bisaya, pag nagkaroon ka ng pambot, yung bangka na nangingisda, mayaman ka, milyon ang budget nun. Lahat yan nalusta lang dahil sa kanya. Dahil lang sa drugs. Pero binago ng Diyos. Alam nyo, nung sinulwining ko yan, si Pastor Cordero, pula mataan sa akin, nakatingin. Sabi ko, tanggapin mo si Cristo sa puso mo. Tinatanggap mo ba? Sabi lang. Akala ko, walang kwinta pinagsasabi ko. Kung totoo, tinanggap mo si Cristo, mamaya, makita kita sa church, ha? Nauna pa sa akin sa church, ako'y nahanap. Mula noon, tingnan nyo, ang Diyos gumawa sa buhay niya, pastor na ngayon. Alam nyo, bilib ako sa Castro pamilya na ito. Pamilya na sa loob ng church. Nandyan. Hindi ka ba matuwa na yung pamilya mo nasa church pag Sunday? Kaya ako, pag anak ko, si Popoy na nag-iisa na, pag wala pag araw ng Sunday yan, nag-revolution yung ulo ko. Bakit? Ayaw ko matagpuan na na-disgrasya, wala sa church.
Sunday na Sunday, na disgrasya, delikado ho yan. Dahil ang pagkakaalam ko, pagtunay ka na naglilingkod sa Panginoon, pag tama ang puso, pumunta ka ng church, ilalayo ka ng Diyos sa disgrasya. Pero pag wala ka sa kalooban ng Diyos, tatandaan mo, huwag ka mang sisihin ng tao. Sisihin mo sarili mo. Oh, tingnan nyo. Si Pastor Amido, sabihin ko sa mga barkada kung noong panahon, maniwala ba ako maging pastor yan? Eh, hudlong yan eh. Nasaan sa ngayon? Nasa Bugaso ngayon, pastor ngayon sa Antique. Si Pastor Alonsagay dyan sa may Cavite ngayon, yung pinupuntaan ni Pastor may mushroom si Mernan, nagkaklasiko. Ano dati yan? Ha? Pangit ang buhay niyan. Pero pastor na ngayon. Bibigat-bigatin ko pa? Yung pastor natin, black sheep kanita yan. Pero ngayon, ginawa ng Panginoon, hindi puting. Black sheep kanita. Ngayon, ano? Black sheep. O ngayon, ginamit ng Diyos para nandiyan ka sa gawain. Hindi ba nakakatuwa, kapatid? Yung masyas buntok na anak mo dati, ngayon, naging... Malay mo, Brad, isa sa anak mo, Brad, magpastor. Malay mo si Jason. Pinapag-pray kita, Joe. Kala mo ba? Hindi ka makakatakas. Alam nyo, kinukuha ako magpastor doon sa may kwan. Doon sa may Aklan. Malapit doon sa may airport. Doon sa may kwan, airport ng kwan. Yung pinasara na island. Boracay. Lugar ng nanay ko yan. Oh. Kinukuha ako magpastor. Sabi ko, hindi. Malay mo si Jason nandun. Hindi ka, Brad? May anak ng pastor? Malay mo, Brad, yung kabukha mo, Brad, malay, pastor yan. Eh, hindi ka makabiru-biru dyan dahil tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Kahit anong plano mo sa anak mo, kung may plano ang Diyos yan, wala ka magawa. Malay mo si Precious, maging asawa ng pastor. Hindi ako nagbibiro. Alam ko ba na si Sila may asawa pastor? Hindi ko alam yan, pero pinapanalangin ko. Eh, naging totoo. Ah, si Popo yan, pastor yan. Pag hindi sumunod sa lakad yan, mapapapa yan. Tandaan sabi ko. Oh. Pero ito, sabi ko sa inyo, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Pag may pangarap ang Diyos sa anak nyo, tandaan nyo, huwag sabihin na, oy, pastor, yung anak ko, kawawa naman. Hey! Hindi kawawa yung pastor. Pakiramdam mo lang yun. Hindi ka matuwa na ginamit ng Diyos yung anak mo. Ano gusto mo? Diablo magamit o ang Diyos? Sige, Diyos na lang. Ay, napilitan nga pa. Anong pag-iisip yan? Sige po, Panginoon na lang. Ay, parang mabigat pa sa kalooban mo. Ah, ito sigurado, pastor ko. Mukhang maliit ako, pangarap ng pastor ko eh. Kung hindi man tayo maging pastor, mga apo na lang natin. Pero kung kahit hindi ka pastor, pwede ka naman gamitin ng Diyos, ha? Amen? Amen? Kahit teacher ka, pwede gamitin yung Panginoon. Kayo mga teacher, ilan na ba sa estudyante nyo binahagian nyo ng Word of God? Baka matapos na lang yung nung taon na to, baka mag-closing na lang, hindi pa nabagian. Pag namatayan, nyari ka. Sasabihin yung Panginoon sa'yo, pambira, araw-araw mo katabi yan, hindi mo sinisiran. Kaya mag-isip-isip tayo. Nagagalit pa kayo? Hindi. Hindi. Sabi ng pamangkin ko sa akin kapon, kasi pag nagsalita ako, kasi bagsik eh. Bap! Mimuha ka? Ay, ali. Papapaliwanag lang. Hindi. Ganyan na talaga mukha ako kahit anong bago-bago nyo. Hindi na mabago yan. Okay? Tuloy natin. Will never rebel against God anointed. May babasahin tayo. Psalms 105 and verse 15. Last verse. Uwi tayo maaga. 11:12 pa lang. Sabi ko sa inyo eh, may panahon pa kayong maglibot. Okay. Ako, lilibot din ako maya eh. Verse 15. Saying, tandaan nyo, guhitan yung Bible nyo ha. That's not my anointed. Nakuha nyo? That's not mine anointed. And do my prophets no harm. Amen?
Kapatid, pag ginawa ho natin yan, papagpalain tayo ng Diyos. Purihin ang Diyos ngayong umaga. Salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Tapos na ho tayo. Nainip na kayo eh. Sige. Tapos na. Saan yung sinusunod?